afternoon. So, ano, as I promise, i-vlog ko yung first salary ko. Yes, sumahog na ako. Yeah. Sumahog na ako sa first quarter. First cap of ng 5-1 talk. Umabol ako, which is the sex which is the what? 6 days. So, 6 days yung sinahod ko kasi I started 24. Sana mo yan? 24. I started 24 and then ang cut-off is 30. So, I have 6 days na pinasok. Ayan. So, luckily, sumahod na ako today. And ang sahod kasi after ng cut-off, you have to wait at least 5 days bago ka sumahod. Ang tagal ko magsalita, no, guys, kasi ano, roll off bed. Kagigising ko lang kasi pagkagaling namin sa bayan, medyo napagod ako kasi namili ang lola mo since naman ang daming pera. Ano lang, konti lang. Siyempre, 6 na araw lang eh. And my 6 days dati is gabi lang ako may trabaho. So, I have 4 hours working every day sa 6 days na yon. So, I got 3,000 first salary ko after kong mag for good. So first job ko din after ko mag for good sa Philippines. So yun, I got 3,000 for 6 days. So hindi ka nalugi kasi nasa bahay ka lang and 4 hours lang yung duty ko before. So ngayon, syempre may bagong cut-off. I started 1 and 15 days. Yun na yung magkakaroon tayo ng normal na sahod. Of course, mas mahaba na yung yung date talaga, yung days ng pinasok ko. Kasi from October ba ngayon? From September 1 to September 15 yung sasahurin ko. And I'm so excited kasi alam nyo nakakatawa. Tagal kong walang sahod. Tagal kong hindi sumahod. Tagal kong walang perang papasok. Laging palabas. Kaya natutuwa ako kasi sabi ko sa asawa ko, hala asawa ko, sasahod na ako. Totoo, may trabaho na ako. Totoo, may trabaho na ako kasi sumasahod na ako. Ayun. And then, ayan, nakabili ako ng magkano ba ito? Headdress. Para pampaali sa mga estudyante kong mga baguettes. Ayan, may presyo pa. Sabi? Hindi siya nag-autofocus. ₱28 to. And then, ano ba nabili ko? Nakabili ako ng dalawang unan. Dalawang unan namin kasi yun talaga yung gusto ko. Magkaroon kami ng unan na medyo mataba-tabang konti. Kasi yung mga unan namin is flat. I wanted to be a little bit mataba, fat. Pero ayoko ng sobrang lambot. Hindi ako mahilig sa unan na sobrang lambot kasi ayoko na lumulubog yung ulo ko kasi mainit. Mainitan yung ganito ko. So, nakabili ako ng worth ₱100 isa. Hanap kami ng hanap ng mall sa unan sa mall ang mamahal. Kaya noong pauwi na kami, may nakita ko nagtitinda, ₱100 isa. Oh, yan. Ano pa ba nabili ko? Siyempre, pagkain. Bumili ako ng mga chichirya, ganyan, mga pagkain ko. And then, notebook. Kasi kailangan ko ng notebook. Kasi nagle-lesson plan ako. Minsan dito ako nagsusulat kasi yung dati kong notebook is puno na siya, papuno na siya. Ganito yung binili ko, naghahanap ako ng yung maganda yung papel. Kaso sabi ng asawa ko, okay na yan kasi hindi mo naman talaga siya kailangan. Minsan nagsusulat lang ako ng mga lesson memo ng bata, lesson history. So sabi ko, sige, yun
na lang kung magkano to. Basta kuha lang. Tuwalya namin ng asawa. Meron kaming tuwalyas, syempre, dito sa bahay nila. Sa bahay din namin, meron ako sariling tuwalya. Marami akong tuwalya. Pero isa lang kasi yung nabili, nadala namin dito. And then, isa rin din yung tuwalya niya. So, tigisan lang kami. Kapag nilabahan na yung isa, wala na kaming ginagamit. Kasi tigisan na kami. So, bumili ako ng isa. And then, bumili ako ng tuwalita. Tuwalita kasi ang tawag sa Ilocano. Yung maliliit na towelette na maliliit na lawa para sa asawa ko. And then, ano pa ba? Bra. Yun, bra. Medyo pricey yung bra. Pero okay lang yun kasi inner undergarment yun. So, kailangan. And then, ano pa ba? Di ba ang namin napupuntahan ng 3,000? Pero natutuwa lang kasi ako ibahagi sa inyo yung first salary ko in 5-1. Natutuwa din ako kasi, uy, at last, sumasahod na ako. Tawang-tawa ako, di ba? And then, ano pa ba ang bumili ko? Bumili ako ng yung mga essential ba? Ano ba? Wala. Una. Towel. Mahal yung towel din. And then, bumili ako ng pampaganda ko, syempre. And then, band-aid, cotton pads, sabon ko bumili ako, ng conditioner ko, ng shampoo ko, ganyan. And then, what else did I bought? Ano, bumili ako ng gatas ko, ganyan. And then, pansit kantong 5, noodles na 5, ganyan. So, yun, mga nabili ng coffee meat, ganyan, gatas. And then, bumili ako ng laruan ng 2 bagets. Nag-keep na bagets na nandito. Sabi ko nga kay Jared, nung bumibili ako ng laruan ng kumpara, sabi ko, sana magkaroon na tayo ng baby kasi bibilihan ko yung baby namin. Tsaka, ayun, buti na lang sumahod ako ngayon kasi may pasok yung asawa ko bukas. Sakto, may pang-allowance siya. Kaya, that is so good kasi he knows everything in on time kasi alam niya na kailangan sumahod na ni Vanessa kasi right after the day na sumahod siya is may trabaho na yung asawa ko. I mean, may trabaho talaga yung asawa ko pero on call kasi muna sila as of today, as of this moment due to this pandemic, pero may trabaho talaga siya. He's a technical engineer sa isang kumpanya sa lagi ko na nasasabi kasi Mandaluyong. It's not Mandaluyong, Muntinlupa pala. Na lagi ko nasasabi, ako po sa letter M, parehong letter M. And then, ano pa ba? Yun lang guys. Okay, so you wanted to know kung ano talaga yung mga salary na, kung magkano talaga yung salary sa 5-1 Chop. Okay, so tell you honestly, ang sasahuli ng isang teacher sa 5-1 Chop is depende sa kanyang ranking. Depende yan sa kanyang level. Okay, guys. Akala nyo, teacher, lahat pare-pareho ng sahod na hindi. Kasi meron dyan, newly hired teacher, newly qualified teacher, new hired teacher, iba pa yung junior teacher, master teacher. So, iba-iba, guys. Ako nasa newly qualified teacher ako. So, mahina pa yung kita ko. So, ayun. Gusto nyo ba malaman kung magkano ang rate ko? Hindi ko kasi alam yung rating ng iba eh. Pero ako kasi, 54 pesos every 25 minutes. Minsan, ngayong, tumagal na ako, pang ilang araw ko na ba? 6 days ulit after cut-off, lagi ako from 8 a.m. or sometimes 7:30 a.m. hanggang alas 9 ng gabi. So, it's up to you to calculate how much, okay? So, if you guys wanted to apply in call center, in home base ESL siya, guys. So, ayan, nakita niyo dito ako sa office area ko, sa room namin. Yun, beneficial siya kasi
just right after your bed, yung part, ay yung office, and then you can go out anytime you want. Wala kang bossing mo yung sarili mo, ganyan. So, yun yung kagandahan kasi kumikita ka na, nasa bahay ka lang din. And of course, kailangan mo lang sipag. Ako hindi ako masipag, masyado. So, yun lang guys. Yun lang yung masasabi ko about yung salary ng 5-1 Talk. So, yun yung unang kita ko sa 5-1 Talk. And guys, makukuha nyo ang sahod nyo sa 5-1 Talk kapag meron kayong DPI account. So, kailangan nyo mag-open ng DPI account kasi hindi nyo makukuha ang sahod nyo kung wala kang DPI account, kasi sa DPI account nyo nila isi-send yung sahod nyo. So, yun lang guys. Thank you for watching my vlog for today about salary. My first salary and payday.